Ayun na nga, good day mga kabochog. Ayan, kamusta kayo? Sa araw na to nga pala, mag-set up ako ng pamingwit ko. Ginagamit ko sa fresh water, sa ilog, sa lawa. Ayan, kung makikita ko sa inyo kung paano ako mag-set up. Effective to mga kabochog kasi iba't ibang klase ng isda na nahuhuli ko sa setup na to. Ayan, saka more chance of huli nga kasi dalawa yung hook natin. Ayan, okay, bilis na natin at simulan na agad natin. Ang kailangan lang pala natin mga kabochog, kailangan natin ng nylon. Yan, 25 LB lang na nylon. Okay na to. Yan. Sinker. Yung may butas sa gitna. Pwedeng pahaba, pwedeng pabilog. Pero mas preferred ko, mas maganda para sa akin yung bilog. Beads. Yan, mga beads. Galing sa bracelet. Kinuha ko lang, pinutol ko, tapos pinagkukuha ko to. Tapos swivel. Ayan, nabili ko lang sa Shopee mga kabotsog, pero matagal ko nang ginagamit tong gantong ano, King Eagle swivel. Matibay ito para sa akin. Gunting. Siyempre, pamingwit natin. At meron na siyang laman na braided line. Pwede rin palang gamitin yung ano natin, yung nylon mga kabotsog dito sa pamingwit natin. Ayan lang yung nakasalpa, kaya hindi ko na pinalitan. Pero mas maganda para sa akin nylon kung sa fresh water. Kasi kung maagos, hindi siya masyadong aagosin kasi nylon nga. Ayan. Yung simulan na agad natin mga kabotsog. Kumuha lang tayo ng ating leader line o yung nylon. Mga siguro, tansya ko is 3 dangkal sa 2. Kaya tansya ko lang yung mga kabotsog ha. Ayan. Pagkakuha natin ng leader line o nylon, kuha na agad natin yung swivel. Yan. Ito mga kabotsog, ipasok lang natin yung nylon dun sa swivel. Yan, sa gitna. Kung naipasok nya na, lagay nyo lang siya sa gitna, yung swivel. Yan, nasa gitna na siya. Hawakan nyo yung kabilaan dito. Ayan. Tapos, ipagdikitin nyo lang. Ayan. Ayan mga kabotsog, pagdikitin nyo lang. Tapos, gawin nyo, kukunin nyo lang to. Hilahin nyo konti pala. Kabilaan, hilahin nyo konti. Kawala tayo ng maliit na bilog. Ayan. Iipit natin yung dalawang daliri natin dito. Ayan. Tapos, sa kabilaan naman, iipit din natin. Ayan. Tapos, ayan na, pag nakaipit na, bubukan nyo lang to. Ayan. Tapos, gumawa kayo ng ikutin nyo lang siya ng maraming beses. 15 to 20 times yung ikutin. Pwede na yun. Ayan. Ikutin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yan, pag naikot na natin, depende pala sa inyo kung ilan yung ikot na gagawin nyo mga kabotsyoga, pwedeng dagdagan nyo, pwedeng bawasan nyo. Yan, pasok. Kunin nyo lang yung swivel. Yan, pag naikot nyo na, kunin nyo yung swivel, ipasok nyo dun sa bilog na ginawa nyo, inikutan nyo, yan. Papasok nyo lang, yan, oh, ipapasok nyo. Yan. Yan, susundan nyo ba mga kabotsyog? Tapos kunin nyo to, dulo. Tapos, kunin nyo din yung isang dulo. Tapos, hihilahin nyo. Yan. Huwag nyo muna hihilahin mga kabotsyog, lalawayan muna natin. Yan. Saka natin hihilahin ngayon. Landahan. Yan. Madulas na siya kasi nilawahin natin. Yan. Ganyan na magiging itsura niyan. Yan. Yan. Ganyan lang. Bali, pag nasa ilalim siya, nakapagkabilaan siya. Yan. Makita niyo ba? Ganyan. Yan.
ulitin natin mga kabotsog para masundan nyo. Isa pa. Nandiyan tayo ng tatlong dangkal. Yun, ipasok nyo lang to sa gitna. Tapos yan, gumawa lang tayo ng bilog. Igitna nyo muna yung swivel. Yan, pag nakagitna yung swivel, kunin nyo yung gitna nito sa kayong kabila. Ayan. Tapos, pagpatungin yung ganyan. Yan. Pag napagpatong nyo ng mga kabotsog, itong dalawang daliri nyo, pasok nyo dito. Itong dalawang daliri, pasok nyo dito. Tapos, dun sa kabila naman, pasok nyo rin dyan. Tapos, yan. Pag malaki ang butas, pwedeng tatlo na. Tapos, kukunin nyo yung gitna. Gagawa tayo maliit na butas. Yan. Gagawa. Tapos, susunod na gagawin nyo, iikot-ikotin nyo yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 lang gagawin ko mga kabotsog ha. Yan. Yung butas, pasok yung dalawang daliri nyo dyan. Tapos, kunin nyo yung swivel. Yan. Kunin nyo. Pagkuha nyo, ilabas nyo. Yan. Susundan nyo ba? Ilabas nyo dun sa butas. Ito. Yan. Pinasok ko sa gitna. Tapos, okay na yan. Kunin nyo naman ngayon yung dalawang dulo. Ito. Kabilaan. Pero, basahin nyo muna ng laway bago nyo hilahin. Ayan. Silahin yung ganyan. Dahan-dahan. Yan, mga kabotsog. Yan. Ganyan na magiging design niya, mga kabotsog. Yan. Mapapansin nyo, 15 ikot lang ginawa natin dito. Medyo maiksi siya, kaya ganyan lang. Pero yung 20 na ikot ang ginawa natin, mahaba siya, oh. Tingnan nyo. Hindi siya nagdidikit. Kahit yun, ayan, hindi siya magdidikit. Lagi nakapalabas. Sunod na natin yung ano, mga kabotsog. Setup. Ayan. Kunin natin yung main line. Ito yung main line natin sa pamingwit. Kunin natin yung dulo. Kunin natin yung dulo. Yan ha. Ito yung main line natin ha. Nakakonekta dito yan, mga kabotsog. Yan. Kukuha tayo ng sinker. Unahin natin yung sinker. Pasok lang natin to sa loob. Yan. Pagkapasok sa loob, mga kabotsog, isunod natin yung beads. Kaya pala ako naglalagay ng beads, mga kabotsog, kasi baka yung sinker pumasok dito sa swivel, hindi na siya matanggal. Ayan. Kasi kailangan naglalaro to. Naglalaro-laro siya. Hindi siya nakapix. Tapos, lalagay lang natin tong ating ano. Tatali lang natin to dito. Ganito lang ako magtali dito. Papasok ko lang. Bigla ng konti. Ayan. Pipisiling ko lang to. Ayan. Pipisiling ko. Ikot-ikot ko lang. Ng 10 beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kasi ikot ulit natin. Papunta naman dito. Pababa naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, pag naikot nyo na pababa, ipasok nyo dun. Yan. Tapos syempre,
lalawayan ulit natin. Yan, maalat-alat pa. Galing kasi itong dagat. Hilahin natin. Mayroon pala hilahin ito. Braided. Ito lang pa. Hilahin nyo na pala ito, mga kapatid, sa ibabaw. Tapos saka nyo tigasan. Hilahin. Hilahin nyo ulit dito sa ibabaw. Habang sa sumagad. Yan. Tibay na yan. Ako kasi, nagdo-double lock pa ako. Nakalock na siya, pero nilalock ko pa ulit. Pasok nyo lang ulit dito. Yan. Tapos pa. Ikot nyo doon. Pasok sa butas. Tapos pasok nyo ulit. Tatlong beses. Isa pa. Yan. Tapos, ilock nyo na. Yan yung pinakalock na ginagawa ko, mga kabocho. Matibay na yan. Patuloy nyo na dito. Kahit sa ano, nylon, ganun din ang lock ko. Yan, mga kabocho. Pakikita ko sa inyo finished product. Hook na lang kulang dito. Ayan. Ayan, mga kabocho. Ganyan ang itsura niyan. Ganyan ang itsura niyan pag nasa ibaba ng tubig. Pag bagsak sa tubig, ayan, gaganyan. May ganun siya, mahihila siya ng isda. Kaya hindi pwede, kaya ang technique dito, mga kabotsog, medyo nakaderecho yung line nyo. Huwag nyo hahayaang nakalundo pag nakapatong na dun sa spot. Huwag nyo hahayaang nakalundo. Medyo nakaderecho. Yan, ganyan. Kasi pag kinagat ng isda yan, mararamdaman agad ng tip ng rod nyo. Ayan, gaganong-ganong. Gagalaw agad yung dulo ng tip ng rod nyo. Yan. Minsan kasi pag nakalundo yung main line, minsan sinusubo na pala ng isda yung pamain natin. Tapos di natin alam kasi nakalundo. Tapos syempre minsan iluluwa niya dahil hindi natin na gantihan. Yun. Sunod natin yung ano, hook, mga kabotsog. Lagyan na natin ng hook ang ating setup. Yan. Ang gamit ko nga palang hook is ito. Nabili ko sa Shopee. Carp hook. Yung pinakamaliit. Ayan. Sige, lagyan na natin. Mura lang to, mga kabotsog. Pero subok na to. Nakahuli na ng malaki itong gantong hook. Ayan. Ang paglalagay naman ng hook, mga kabotsog, ganito lang. Lagay nyo lang po dito. Ayan. Ipasok nyo lang po yung nylon sa butas ng hook. Ayan, pag ganon. Dapat laging nakaharap dito sa atin. Huwag nakaganon. Yan. Pasok lang po natin na ganon. Yan. Uunahin natin, mga kabotsog, yung maigsi. Maigsing hook. Hindi natin kasi pwede siyang pagpantayin. Kasi pag nasa ilalim, baka magtama. Kaya isang maigsi, isang mahaba. Unahin natin itong maigsi. Yan. Mga ganyang kaigsi lang. Yan. Kunin natin dito. Yan. Pagkapasok, huwakan nyo lang dulo. To. Iikot nyo lang to. Iikot nyo lang ganun. Tapos, yan. Bilang lang tayo ng pito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Pag nakaikot na, huwag nyo ipitin nyo to. Tapos yan, ipitin nyo rin to. Huwag yung bibitawan na, ipitin nyo to. Lahat. Yan. Pagkaipit, itong dulo, ipapasok natin din, mga kabotsog. Yan. Tapos, pag naipasok na, hilahin natin dito. Una natin hilahin sa ilalim para mag-lock. Huwag nyo muna hihigpitan. Tapos, saka nyo na mahihilahin dito sa kabila. Tapos hawakan nyo yung hook. Tapos hilahin nyo dito. Yan. Sa kanya higpitan. Yan. Yan, may higpit na. Hindi na matatanggal yung mga kabotsog. Hindi ba yan? Tulad lang natin. Yan.
kabila naman. Gawa ulit tayo ng isa pa sa kabila. Ipasok lang natin dyan. Harap. Hila. Tapos, pagpantayin lang natin. Ayan, pagpantayin na. Pwede na yan. Pagpapantayin nyo lang dun, mga kabocho. Kasi, hahaba pa to. Pag nilak ko na. Pakikita ko sa inyo. Ayan, ganyan. Piti nyo lang ulit. Tapos, babaan nyo lang. Iikot nyo lang pa ibaba. Ng 7 beses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. Tapos ipitin nyo to. Ayan. Ipasok nyo doon sa butas. Kilahin nyo dito sa ilalim. Ayan. Huwag nyo masyadong ipitan. Hawakan nyo to. Pisilin nyo to. Hilahin nyo dito. Tapos hilahin nyo dito. Ayan. Matibay na yan. Ayan. At ayun. Tapos na mga kabocho. Simple lang. Walang floater. Ayan. Ganyan lang siya. Kung nasa ilalim, hindi siya magdidikit. Ayan. Isang mahaba, saka isang maigsi. Ayan. Ganyan na siya mga kabocho. Ayun, kung nagustuhan niyo yung aking video mga kabotsyog, ayan, paki-subscribe na lang po. Maraming tulong sa akin yan. Maraming salamat. Good day at God bless to all. Ayan, lagi po tayo mag-iingat at peace on.